ang Barangay Malanday ang may pinakamaraming tao sa Marikina. Nakatira ang pinakamaraming tao na binabaha. Napakalaki ng pinsala na dinudulot ng baha. At napakalaking panganib sa buhay at sa kabuhayan ng mga naninirahan at kabuhayan ng buong lungsod. Ang solusyon, dike sa sapa ng Concepcion. May dike na sa Barangay Malanday sa gawin ng ilog, subalit kailangan maharangan din ng isang dike pa ang sapa ng Concepcion upang mabalot ang Malanday at nang hindi bahain. Ang tubig sa sapa ng Concepcion ay nanggagaling sa Antipolo, dumaraan sa Marikina Heights at bumubuhos sa ilog Marikina. Nakakuha ako sa Kongreso ng kailangang pera para magawa ang kailangang dike. 600 metro ang haba ng diking ito at mataas kaysa sa tubig baha ng Bagyong Undoy. Karagdagan pa ang malapad na kalye sa ibabaw ng dike. Nakakabit sa road dike sa ilog at kakabit sa Daang Camino, J.P. Rizal Street sa Concepcion 1. Ito'y mga 500 metro ang layo sa Bayan-Bayanan Avenue na malaking daan patungo sa Barangay Fortune at Concepcion 2. Ang proyektong ito ay magdudulot ng una, mawawala na ang baha sa buong Malanday. Pangalawa, mawawala na ang napakalaking panganib sa buhay ng mga naninirahan dito. Pangatlo, mawawala na ang malaking pinsala sa kabuhayan ng lahat ng tao dito. Pang-apat, may bagong pasukan mula sa Camino sa J.P. Rizal Street ang nadudulong bahagi ito ng Malanday at Tumana. Ito ay magbibigay ginhawa sa lahat ng naroroong nakatira, gayon din sa lahat ng mga tao sa buong district. Lilinis at gaganda na ang pinakamarumi at pinakapangit na bahaging ito sa tuluhan ng dalawang barangay ng Malanday at Tumana. Pang-anim, tataas ang halaga ng mga lupa. Pang-pito, sa magaling na daanan na mas maginhawa at mas mabilis, maraming mga tao manggagaling sa iba't ibang lugar na ang dadaan dito at magiging mabuting panghikayat sa mga negosyo. Pangwalo, ang lahat ng kabahayan sa tabi ng bagong daan na ito ay magiging komersyal at maaari nilang gamitin sa negosyo o paupahan sa mga negosyante na magbibigay sa kanila ng pagkakakitaan. Yayaman ang lahat. Marami sa mga naninirahan dito sa laylayan ng Malanday ay mga dating squatter galing sa iba't ibang dako ng Marikina na binigyan ko ng mga lupa ayon sa palupang programa ko noon na mayor ako ninyo. Malaking kasiyahan ko na makita sila na nasa mabubuting pamayan ng ligtas sa kapahamakan at guminhawa ang mga buhay. Ngayon, hindi na sila mga squatter, mga may-ari na sila ng mga lupa at talagang sila'y mga tunay ng mga taga-Marikina. Ito ay ayudang malaki at panghabang buhay. Ako po si Kapitan Mac Alfonso nitong Barangay Malanday.
Kami po ay nagpapasalamat kay Congressman Bayani Fernando sa napakagaling na proyektong ito. Agulat po kami lahat sa panaginip man lamang ay wala kaming nakita na mga ganito palang mga solusyon sa aming suliranin sa kabuhayan, kaayusan at ng pamumuhay. Tunay kay BF, maraming posible. Maraming salamat po, BF, ikaw ang mayor ko. Lahat ng panggigipit ay ginawa ni Mayor Marcy upang maabala ang proyekto nito. Mulat sa paniwalang buhay ay sadyang ganyan, huwag mong sisihin ang mundo. Matatapos ang proyektong ito bago matapos ang susunod na taon. Tumilat ka at mag-isip po bayan, nang diwa ko'y malaman mo bayan. Tumindig ka, kumilos ka bayan ko, nang mata mo ang ibig mo, ito ang paglalambing ko. Ang dasal ko ay mapansin mo, maliliit na alay sa'yo nang magsupling ang pangalan.